Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit ang Czech companies na mamuhunan sa pagpoproseso ng critical minerals sa Pilipinas. Layunin nito na maiwasan ang mga panganib sa global supply chain disruptions. Kayin din hinimok ni Pangulong Marcos ang Czech Republic na suportahan ang Pilipinas sa muling pagpapatupad ng Philippine-EU Free Trade Agreement or FTA negotiations. We believe that the resumption of these negotiations will be a big step in furthering our trade relations with the end view to establish a stable, predictable, and enabling business environment that promotes inclusive and sustainable growth and development. Hataw Balita Ngayon. Ide-deploy ng Philippine National Police ang nasa halos 34,000 pulis sa mga matataong lugar sa bansa para matiyak ang seguridad sa nalalapit na long holiday. Sa isang panayam, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na bagaman tuwing April 1 sinisimulan ang kanilang Oplan Somvac o summer vacation, binabuti ng pambansang pulisya na magsagawa ng advanced deployment para mapaigting ang seguridad ng publiko sa long holiday ngayong buwan ng Marso. Ibinahagi naman ni Police Colonel Fajardo na sa ngayon ay wala pa naman silang namumonitor na banta sa seguridad. Ngunit tiniyak nito na patuloy silang makikipagtulungan sa AFP at PCG. Hataw Balita Ngayon! Uy, may bad news po para sa mga motorista. Dahil muling magpapatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, March 19. Batay sa initial na pagtaya ng mga oil company, maaaring walang paggalaw o bahagyang tumaas ng 10 centimos ang presyo kada litro ng diesel. Habang 10 centimos hanggang 40 centimos naman ang inaasahan na madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible ring walang paggalaw o bahagyang tumaas ng 10 centimos ang kada litro ng kerosene. Mamaya iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita Ngayon! Ipatutupad na simula ngayong araw ng Lunes, March 18, ng taas singil sa toll fee sa Muntinlupa, Cavite Expressway. Magiging 19 pesos na ang bagong toll fee sa Class 1 vehicles, habang tataas sa 39 pesos naman ang babayaran ng nasa Class 2 na mga sasakyan. 58 pesos naman ang ipatutupad na adjusted toll fee para sa Class 3 vehicles. Ayon naman sa TRB, hindi naging biglaan ang approval ng ipatutupad na taas presyo dahil hinati ang implementasyon nito sa dalawang tranche. Hataw Balita Ngayon! Epektibo na ngayong araw ng Lunes, March 18, ang contempt order ng House Committee on Legislative Franchises laban sa religious group leader na si Apollo Quibuloy. Dahil dito, maaari nang dakpin ng House Sergeant at Arms si Quibuloy ngayong araw matapos humiling ng palugit ang abogado ni Quibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio hanggang Biyernes, March 15. Napatawa ng contempt si Quibuloy dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa pagdinig ng House Committee kaugnay ng mga umano'y paglabag sa prangkisa ng Suara Saga Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Hataw Balita Ngayon! Hawak na ngayon ng pulisya ang dalawa sa tatlong suspect sa pagpatay kay Misamis Occidental broadcaster Juan Dumalon o DJ Johnny Walker nitong November 5 ng nakaraang taon. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, nahuli ang dalawa sa isang police operation sa barangay Poblacion sa Pangdalaga sa pareho ring lalawigan. Kinilala ang mga suspect na sina Buboy Sagaray Bongkaweli alias Buboy at pinsan nitong si Renate Saha Bongkawa alias Enteng.
apat 39 anyos. Si Buboy ang nakitang nanutok ng baril sa isang empleyado habang si Enteng naman ang driver ng motorsiklong ginamit ng mga suspect sa pagtakas. Hataw Balita Ngayon! Mariing karindanan ng 6th Infantry Division ang ginawang pananambang sa apat na sundalo sa bayan ng Datu, Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur kahapon March 17. Itinuturong sa larin sa nasabing pananambang ng Dawla Islamia Terrorist Group sa lugar. Ayon kay Major General Alex Rillera ng 6th ID, nagsasagawa lamang ng community service ang apat na sundalo. Namili umano ang mga ito ng mga pagkain para sa mga Muslim na nag-aayuno malapit sa kanilang patrol base nang walang habas na pagbabarilin ang mga ito habang sakay sa isang itim na multicab. Nagsagawa na ng pursuit operation sa lugar at naglagay na rin ng mga checkpoint sa agarang ikadarakit ng mga salarin. Hataw Balita Ngayon! Iniyak ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na itutuloy nito ang pananakop ng kanyang bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng militar sa Rafah City ng Gaza. Sa kabila ng patuloy na pagtutol ng mga maraming bansa, kabilang ang mga kaalyado nito, sinabi ni Netanyahu na walang makapipigil sa Israel na tuparin ang mga hangarin nito sa pagpapatuloy na gyera laban sa Hamas. Pinangangabahan ng maraming bansa ang seguridad ng Palestinian civilian na nananatili sa Rafah City malapit sa Egyptian border na pinaniniwala ang nasa 1.5 million ang bilang. Hataw Balita Ngayon! Wagi ang incumbent president na si Vladimir Putin sa isinagawang presidential election sa Russia. Batay sa pinakaunang official results ng halalan na inilabas matapos ang closing nito noong Linggo, March 17, lumabas na nakakuha si Putin ng 87.97% na boto. Ito na ang pinakamalaking bilang ng boto na nakuha ng Russian president sa kanyang pagtakbo sa lahat ng presidential elections sa bansa mula noong taong 2000. Hataw Balita Ngayon! Yan, good morning Noel at Abby. Ayan, hindi ko na nakalimutan ang pangalan mo ngayon, Noel. At napansin ko lang sa background mo, Noel, na wala na yung mga mapuputing yellow dyan sa iyong lugar. Ha? Maganda na ba ang panahon mo ngayon dyan? Oh, good morning dyan, amigo sa inyo. No? At oo nga, dito sa amin ngayon, ay tunaw na yung yellow dahil kasalukuyan ang temperatura namin dito ay positive 13 degrees Celsius. Kaya yan, parang ano siya, no? Parang spring season na yung pakiramdam. Kaya lang, masyado malakas ang hangin ngayon, amigo. Kaya medyo wala pang puno dito sa, I mean, may mga puno pero wala pang dahon yung mga puno dito sa lugar namin. Kaya hindi pa masyadong nararamdaman din talaga yung parang ano na, no? Yung pag-bloom na ng mga dahon din. Pero sa ngayon, amigo, ini-enjoy ng mga tao na yung weather dito sa amin. Kinaabi naman. Oh, dito naman amigo sa amin, kung makikita mo sa background ko, ay green na ang mga damo. At sa bagamat sa umaga ay medyo malamig, sa hapon naman ay medyo nakakaramdam kami ng init. Ngayon, ang temperature dito ay nasa 18 centigrade at nagsisimula na rin ang pag-bloom din ng mga bulaklak dito at mga pananim. At nararamdaman na rin namin dahil nagsisimula na ang allergy season dito. Oo, yan naman ang hindi naman na-enjoy ng mga doon sa lugar ng Rafah City diyan sa Gaza dahil sa itutuloy pa rin ni Israel Prime Minister Netanyahu yung pananakop nito, Noel at Abby. Oh, yan nga isang malungkot na balita din amigo, ano, dahil alam naman natin syempre yung epekto kasi ng mga yung mga gyera o yung hindi pagkakasunduan ng dalawang bansa ay yung syempre mga civilians lalo na yung mga bata. Nang simulan nga din yan sometime in October, ano, yung pagsakop ng Israel diyan sa may part ng Gaza Strip na yan. At talagang marami na tayong nakita na mga naging epekto niyan, ano, lalo na dun sa mga civilian na nakatira diyan sa lugar. At tinitingnan niya nila sa ngayon na marami rin ang maaapekto ang mga civilian pag itinuloy ni Netanyahu itong plano niyang pagsakop dyan sa Gaza City Park na yan, amigo.
How about you, Abby? Ano ang masasabi mo rito sa ating isa sa ating mga headline ngayong umaga? Oo nga, amigo. Sana nga ay dumating na rin ang point na matigil na ang gera dahil hindi lang naman mga nasa Israel ang naapektuhan, maging tayo sa iba't ibang panig ng mundo dahil nga naapektuhan din ang international market dahil dyan sa gerang yan. Kaya umaasa tayo, ano, sana dumating din ang panahon na matapos na rin ang gerang ito, amigo. Oo, sana nga. At makinig na rin, ano, yung ang Prime Minister ng Israel doon sa mga sinasabi din ng mga kaalyado nilang bansa na itigil na sana ito. At sana nga matapos na ang mga gera na nagaganap, ano, maging dyan sa Ukraine at sa Russia at ito nga sa Israel. Muling iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ginagamit ng Pilipinas ang issue sa South China Sea upang magudyok ng gulo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi ang Pilipinas ang nagsimula ng nasabing usapin, kaya hindi nito maisip kung saan ang gagaling ang mga akusasyon laban sa Pilipinas. Ang nasabing pahayag ni PBBM ay may kaugnayan sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na itigil ng Pilipinas ang pag-udyok ng gulo sa South China Sea at ang pagkuha ng suporta sa ibang mga bansa na nasasapanganib umano ang kapayapaan sa rehiyon. We did not begin all of these problems. Commotion has not been caused by the Philippines. So I don't know what they are referring to. Hataw, balita, ngayon! Posibleng maipasa na ng Kamara ang Resolution of Both Houses 7 o RB87 bago ang March 23, 2024 o holiday break. Layo ng panukala na amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution sa public utilities, education at advertising. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, patuloy silang magbabahagi ng impormasyon sa publiko kaugnay ng magiging epekto ng economic charter change. Just in case na matapos na rin ito, pag-iisipan po, din po din natin yung ano no, yung pag pagpapasa ng ano petition sa Supreme Court kasama ng ano no, kasama ng No to Chacha Coalition. Ng visa ng West Visayas State University Administration ang college admission test ng libo-libong examinees na ginanap noong March 10, 2024. Dahil ito sa lumabas na kopya ng test questionnaire na entrance examination. Batay sa Facebook post ng netizen na si CJ Ganya Arellano, isa ang kanyang kapatid sa kumuha ng naturang exam. Pagkatapos ng test, doon umano nagsilabasan ang kopya ng test questionnaire na naipamahagi na sa ilang mga estudyante bago pa ang exam. Sa inilabas sa statement ng West Visayas State University o WVSU, inamin nila ang test leakage at humingi ng pasensya sa naidulot na inconvenience sa examinees at kanilang pamilya. Bumuo na ng committee WVSU para imbestigahan ang incident at malaman kung sino ang nagpakalat ng mga questions. Bunso nito, kailangan kumuha muli ng admission ang nasa 20,000 estudyante para sila ay makapag-enroll. Inaabisuhan ang examinees na umantabay sa anunsyo tungkol sa date at testing center ng entrance exam. Hataw, balita, ngayon! Pansamantalang nasa evacuation center muna sa ngayon ang nasa 3,000 residente matapos na sumiklab ang sunog sa Barangay Alabang, Muntinlupa City kahapon. Si Benedict Samson humahataw. Hataw, balita, ngayon! Bandang alas 4:49 ng umaga noong Linggo, March 17, nang rumesponde ang Bureau of Fire Protection o BFP sa nangyaring sunog sa Mariategui Compound, Barangay Alabang, Muntinlupa City.
Kagad na idineklara ang first alarm da kung 4:52 AM at bandang 7:22 AM nang itaas sa second alarm ang sunog. Sa kuha ng drone shot ni Muntinlupa City Mayor Rupi Biason, makikita ang naging lawak ng pinsala sa naturang lugar. Naging pahirapan din para sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil sa hindi makapasok sa lugar ang mga truck ng bumbero dahil sa panganib na maistak sarili sa mga fire truck. Kwento ng isa sa nasunugan, wala na silang naisalbang mga gamit dahil madaling araw nangyari ang sunog. Tingin yung anak ko doon na may sunog nga. Kaya nag-ano na kami, nag-lipit kami ng konti. Yun, damit lang dala namin. Tapos yun, naglabas na kami. Paglabas namin, hindi na kami bumabali kasi nga malakas ng apoy. Siyempre, nagpapanik na kami. Kasi naging buhay namin kaysa gamit, maano naman yun. Makita pa namin yun. Hinilaan na rin ng lokal na pamahalaan ang Alabang Elementary School para magsilbing evacuation center ng mga nawalan ng tirahan at naglagay na rin ng tents para sa kanila. Dakong 9:06 ng umaga nang ideklara ng fire under control ang insidente. Pagdating ng 9:42 AM ay dineklara na itong fire out. Patuloy naman ang BFP sa isinasagawang investigasyon patungkol sa naging sanhi at halaga ng natupok na ari-arian. Tiniyak din ng Muntinlupa City LGU na mabibigyan ng ayuda ang mga nasunugan. Benedict Samson, Umahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nasa 12,000 pulis ang ipakakalat ng Police Regional Office o PRO 5 para sa ipatutupad na seguridad sa long holiday vacation sa Kabicolan. Bike at motorcycle patrollers gagamitin din ng PNP sa pagbabantay sa mga pangunahing lansangan. Mula sa Masbate City, si Jerry Galicia humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Jerry, ang mga lugar itatalagay ang mga kawani ng PNP Bicol? Yes, Noel, pangunahin tatawa ng mga kawani ng Police Regional Office o PRO 5 ang mga mataong lugar gaya ng mga terminals, seaports at airports. Ito'y upang umalalay nga dun sa mga biyahero at mga Bicolanong bibiyahe pauwi sa mga probinsya dito sa rehiyon. Maglulunsad ng offline ligtas sumbak o summer vacation ang pamuno ng Police Regional Office o PRO 5 sa papalapit na long holiday sa Bicol Region. Puso ito ay naasang pagdagsa ng mga biyahero pabalik o pauwi sa probinsya ng Bicol. Nasa 12,000 mga tao ng Police Bicolandia ang ide-deploy sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP Bicol sa mga local government units, local tourism council at Department of Tourism o DOT Bicol. Layo nitong matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga Bicolano at mga turista o mga bibisita mga turista sa iba't ibang tourist destination sa Region 5. Ang Police Regional Office 5 Kasol Cops ay nakikisa sa sambayan ng Bicolandia para sa ligtas at summer vacation 2024. Inaanyayahan po natin ang lahat na tayo po ay maging safety and security conscious at habaan po natin ang ating pasensya at ipagdiwang po natin ang mga okasyon na ito na tayong lahat ay ligtas. Ang inyong pulis po, Police Bicolandia, ay nasa dulo lang po ng inyong mga daliri kung saan matatagpuan ang ating mga hotline numbers, ang ating mga social media accounts upang sa gayon doon po kayo mabilis na makapag-report ng mga insidente at kung saan po tayo makakatulong sa kaligtasan ng ating kapwa. Noel, at para mapakas pa ang ipatutupad na security measures, paigtingin din ng PNP Bicol ang kanilang bike at motorcycle patrollers. Ide-deploy ito sa mga strategic na lugar para mamonitor ang mga insidente at marespondihan agad. Magsasagawa rin ng regular inspection at mobile patrol sa mga matataong lugar gaya ng bus terminal, seaports, airports at iba pang transportation hubs upang mapanatili ang presensya ng pulisya. Magdaragdag din ng force multipliers sa high traffic areas sa mga pangunahing lansangan, transportation hubs, terminals at commercial areas para matiyak na may patutupad ang heightened security at mabilis na pagresponde. At ang balita mula dito sa Bicolandia, balik kayo, Luella. Alright, daghang salamat, Jerry Galicia mula sa Masbate City. Hataw Balita Ngayon! Iniyak ng Department of Trade and Industry o DTI Region 5 na hindi maibibenta pa
sa merkado ang nakumpiskang uncertified products na nagkakahalaga ng 528,000 pesos sa mga local establishments sa Bicol Region. Pinangunahan ni DTI Bicol Director Dindo Nabol ang pagsira sa mga ito nitong Biyernes, March 15. Kabilang sa mga produktong sinira ang sanitary wires, pipes, monoblock chairs, electrical wires at ceramic tiles. Layunin ng ahensya na maipaalam at mabalaan ang publiko sa ginagawang pagpapaigting ng kampanya laban sa substandard products na maaaring magdulot ng panganib sa mga mamimili. Hataw Balita Ngayon! Naghahanda ng magpadala ng mga delegado ang Israel sa Qatar upang makipag-usap ukol sa tigil putukan para sa hostage deal sa Hamas. At mula sa Ottawa, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita Ngayon! Charles, kailan magpapadala ng delegado ang Israel para sa tigil putukan sa pagitan nito at ng Hamas? Yes, Sherwin, magpapadala ngayon darating na Biyernes, March 22, ang Israel ng mga delegado sa Qatar upang makipag-usap sa mga mediator matapos magbigay ng bagong proposal ang Hamas para sa tigil putukan at pakikipagpalitan ng mga hawak nila mga bihag at bilanggo. Pangungunahan nito ni David Barnea, ang puno ng Mossad Intelligence ng Israel, habang balak naman makipagpulong ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanyang security cabinet upang pag-usapan ang proposal na inihain ng Hamas bago magsimula ang pakikipag-usap. Sa proposal na ginawa ng Hamas, nagalok ito na mapapalaya ng dose-dose ng Israeli hostages kapalit ng daan-daang Palestinians na nasa mga kulungan ng Israel kasabay ng isang linggong tigil putukan upang mas maraming tulong ang makapasok sa Gaza. Nanawagan din ang Hamas na magkakaroon muli ng pag-uusap para itigil na ang digmaan ngunit ayon sa Israel, ito ay papayag lamang sa pansamantalang tigil putukan. Ayon kay Prime Minister Netanyahu, ang bagong proposal ng Hamas ay based pa rin sa unrealistic demands kaya balak pa rin ituloy ng bansa ang pagtugi sa Hamas matapos ang tigil putukan. Ngunit iginiit naman ni Senior Hamas Official Osama Hamdan na ito ay realistic at maging ang mga mediator ay positibo ang naging reaction dito. Balik sa'yo, Sherwin. Charles, ano ang plano ng Israel kapag natapos na ang tigil putukan? Yes, Sherwin, noong Biyernes sinabi ng opisina ni Netanyahu na inaprubahan na nito ang plano pag-atake nito sa Rafah kung saan nasa kalahati sa 2.3 million residents ng Gaza ay nananahan at nangangailangan lumigas. Wala pa namang binigay na time frame at wala pa namang sinyalis ng agarang paghahanda sa lugar. Balik sa'yo, Sherwin. Alright, maraming salamat, Charles Corpus, mula sa Ottawa, Ontario, Canada. Hataw Balita Ngayon! Inihayag ng United Nations ang mabilis na pagkalat ng malnutrisyon sa mga bata sa Gaza. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Mula sa Calgary, Canada, may humahataw na balita si Imelda Andrada live. Hataw Balita Ngayon! Hello Imelda, kailan lumabas ang impormasyon ng lumalalang malnutrisyon mula sa UN? Noel, noong Sabado, March 16, inanonsyo ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees o UNRWA na isa sa tatlong bata edad 2 taong gulang pababa sa Northern ay nasa acutely malnourished. Nagulat din ang mga ospital ng Gaza sa pagkamatay ng ilang mga bata dahil sa malnutrition at dehydration. Matapos ang mahigit 5 buwan mula nang magsimula ang air at ground campaign ng Israel sa Gaza na sinimula ng pag-atake ng Hamas noong October 7, marami sa mga enclave ay sira-sira na kung saan sa karamihan sa kanilang 2.3 milyong populasyon ay lumikas na at hinaharap ang malaking krisis at kagipitan. Inaasahan na mag-uulat ang International Food Security Watchdog IPC sa lalong madaling panahon hinggil sa saklaw ng krisis sa kagutuman sa Gaza. Matapos sabihin noong Disyembre na may panganib ng pagkakaroon ng kagutuman hanggang Mayo, maraming bansa sa kanluran ang nananawagan sa Israel na gawin
Gawin pa ang higit na pagtanggap ng tulong kung saan sinabi ng UN na nakaharap ito ng napakaraming hadlang kabilang ang pagpapasara ng mga crossing, mahigpit na pag-evaluate, mga limitasyon sa paggalaw at kaguluhan sa loob ng Gaza. Nagsimula na ang paghatid ng tulong sa pamamagitan ng hangin at dagat papasok sa Gaza, ngunit sinasabi ng mga ahensya na ang tulong na ito ay hindi sapat na kapalit ng pagdala ng mga kagamitan sa pamamagitan ng lupa. Balik sa iyo, Noel. Oo, Imelda, no? At posible nga na mas lumala pa ito at lumawa kung hindi pa matitigil itong nangyayaring gulo din dyan. Ano? Pero may naitala na ba o meron ka bang idea kung ilan yung mga naitalang nasawi? Imelda, bunsod ng digmaang ito dyan sa Israel at Gaza. Noel, ayon sa Ministeryong Pangkalusugan na pinamalahan ng Hamas sa Strip, ang mga pag-atake ng Israel sa Gaza ay pumatay na ng hindi bababa sa 31,553. Palestinians na karamihan dito ay mga kababaihan at mga bata. Noel? Alright, sige. Maraming salamat sa iyong update, Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada. Hataw, balita, ngayon! Bagsak ng Russia ang pinakamalaking pag-atake sa isang oil refinery sa Krasnodar region. Nagsimula ito habang nagdaraos ang Russia na isang kontrobersyal na pangkalahatang halalan. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Boral. Hataw balita ngayon! Matagumpayan na pabagsak ng Russia ang mga pag-atake ng drones na inilunsad laban sa isang oil refinery sa Slavyansk Onkoban. Iniulat ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin ang apat na drone na pinabagsak sa iba't ibang lugar kabilang ang Yaroslav, Belgorod at Oktyabrsky. Nasira ng mga drone ang linya ng supply ng kuryente at gas sa nayon ng Oktyabrsky, ngunit wala namang naiulat na nasawi. Ang iba pang mga insidente ng drone attack ay naganap sa mga rehiyon ng Kaluga, Oryol, Rostov at Kursk. Dalawang beses na na-target ang Belgorod nitong weekend na may hindi bababa sa 2 tao ang napatay sa isang pambobomba na isinisisi sa Ukraine. Inulat din ng mga otoridad ng Russia ang 2 oil depot na umatake ng mga Ukrainian drones sa rehiyon ng Samara. Inakusahan ni Pangulong Putin ng Ukraine ng paggagambala sa kanyang 6 na taong termino na bid na inilarawan bilang hindi libre o patas ng mga kritiko. Ang maraming airstrike ng Russia ay naganap din sa Ukrainian port city ng Odessa kasunod ng global missile attack na ikinamatay ng hindi bababa sa 20 katao. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pong epekto ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean sa malaking bahagi po ng ating bansa, habang inaasahan po simula po bukas ng gabi ay iihip muli yung ating northeast monsoon o ramihan dito sa may extreme northern Luzon. And then pagsapit po ng Wednesday and Thursday, posibleng umabot sa may southern Luzon itong amihan natin. At maaaring ito na po yung huling bugso ng northeast monsoon bago magsimula ang panahon ng tag-init or warm dry season. Base naman po sa ating latest satellite animation, wala tayong nakikita mga cloud clusters na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw na papasok ng area of responsibility. Sa ngayon po, dahil mahina yung ating amihan or northeast monsoon, banayad ang kakatamtama ng taas sa mga pag-anon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Wala tayong nakataas na gale warning, pero simula po bukas ng gabi hanggang sa Wednesday and Thursday, possible po na magkaroon tayo ng gale warning, particularly magsisimula sa may extreme northern Luzon bukas. Then pagsapit ng Wednesday, malaking bahagi na po ng northern Luzon, itong baybayin ng Ilocos Region plus Cagayan Valley. Hanggang sa Thursday, posibleng umabot pa ito sa may Aurora, Quezon and Camarines provinces as well as Catanduanes. So maring pagbawalan po yung mga small sea vessels natin sa kalagitnaan ng linggong ito, kabilang na rin dyan yung ating mga kababayan na nangingisda dahil sa pagbugso ng northeast monsoon. Sunrise po natin ay 6:02 in the morning at sunset 6:07 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Tinupok ng 9 oras na sunog ang 2 gusali sa Heritage Zone sa JM Basa Street at Isnard Street sa Iloilo City nitong weekend. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 4th alarm ang sunog na nagsimula pasado alas 11 ng gabi noong Biyernes, March 15 at na-fire out bandang alas 8:25 na ng umaga ng Sabado. 2 three-story floor ng Divina Gracia and Celo Ledesma Building na kabilang sa Cultural Heritage Tourism Zone ang tinupok ng apoy na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong piso. Batay sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa second floor ng Divina Gracia Building at mabilis na kumalat. Pinahirapan din ang pag-apula ng apoy dahil sa sarado ang gusali at napuno ito ng combustible materials tulad ng mga damit, tela, goma at plastic wares. Wala namang residente na naapektuhan ng sunog. Hataw, balita, ngayon! Isang sports tournament sa kolehiyo ang nakatakdang buksan ngayong taon sa probinsya ng Bulacan. Layo nito na magkatulong-tulong ang mga private at public universities at colleges para makapag-develop ng mga mahuhusay na atleta sa probinsya at national competition. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon! Uumpisa na sa darating na April 15 ang pagbubukas ng Bulacan University and Collegiate Athletic Association o BUCAA para sa mga private university at college sa Bulacan. Alinsunod ito sa Republic Act 10742 na ipinatupad ng Bulacan Provincial Local Government Unit at Provincial Youth and Sports Development Office o PYSDO. Isa sa gawa ito sa Bulacan Sports Complex kung saan 32 paaralan sa kolehiyo ang lalahok sa basketball games at 10 paaralan naman para sa cheer dance competition. Magandang relasyon sa palakasan ang private at public universities at colleges. Pabor naman dito ang mga presidente ng colleges at university upang mahasa ang mga kabataan sa kanilang talento. Malaking venue, mailalayo natin ang mga kabataan sa mga hindi magagandang bagay at higit sa lahat, mas lalo pang ma-hone ang kanilang mga talents sa sports and great opportunity to represent our province in the nation sports competition and even sa international. So, sorpresa kami, marami rin palang mga e-vision o airman na gustong pumasok dun sa pagbabasketball. Bukod dun sa kagustuhan nila na maging piloto, maging mekaniko, maging FA, so pwede rin pa silang pumasok sa pagiging in the sports. Ang BUCAA ang magsisilbing first athletic tournament sa Central Luzon. Target naman sa susunod na taon na maglagay na rin ng volleyball, swimming, archery at iba pa sa kompetisyon. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Isang mass blood donation drive ang muling isinigawa ng Members Church of God International Albay Chapter para sa mga nangangailangang pasyente sa lalawigan. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon! Sa layunin na makatugon sa pangangailangan ng mga kapwa-tao, partikular na sa mga pasyenteng naghahanap ng dugo, muling nagsagawa ang Members Church of God International o MCGI ng isang mass bloodletting activity sa probinsya ng Albay. Idinaos ang nasabing aktividad sa SMC Legazpi kung saan nakalikom ang grupo ng nasa 79 bags ng dugo na inaasahang makadurugtong sa buhay ng maraming pasyente sa lalawigan. Katuwang sa naturang blood donation drive ang Department of Health Bicol, Philippine Army, BFP, UNTV News and Rescue at ang SMC Legazpi. 9 years na tayo magka-partner and we are very grateful for that. Nasana huwag kayo magsawa. Ayon sa Department of Health Bicol, maaaring makatulong sa 3 hanggang 4 na tao na nangangailangan ng isang bag ng dugo. Lubos naman ang saya at kagalakan ng blood donors na maging kabahagi ng ganitong gawain.
ito'y advocacy ng ating kukuya na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Alam natin, lalo na tigit dito po sa BRTTH po, na nangangailangan po ng maraming dugo mga kapwa nating taon. Samantala, nagpapasalamat naman ang mga naging katuwang sa isinagawang blood donation activity. Hindi natin masusukat, pero po talagang napakalating tulong, lalong-lalo na po pag may mga lean months kami, yung ibig sabihin kulang yung dugo namin, I always ask MCGI for help. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang suporta ng MCGI sa advokasya na inumpisahan ni na Brother Ele Soriano at Kuya Daniel Rason na makapagbigay ng dugo sa kapwa-taong nangangailangan sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ryan Salatandul, humahataw sa balita ngayon! Nakadakdang umupo sa pwesto bilang First Minister of Wales si Vaughan Gething matapos makakuha ng majority votes sa isinagawang botohan ng partido. May tuturing na malaking milestone ang pagkapanalo ni Gething dahil siya ang magiging kauna-unahang black leader na mamumuno sa isang bansa sa Europe. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw balita ngayon! Jeffrey, ilang porsyento ang nakuhang boto ni Gething? Yes, good morning, Noel. Nakakuha ng 51.7% na boto si Vaughan Gething laban sa katunggali nitong si Jeremy Miles na nakakuha lamang ng 48.3%. Dahilan upang siya ay i-endorso ng Labour Party. Nakatakda ang formal na halalan sa darating na March 2024 sa ilalim ng Senate, at kung sakaling ganap nang makumpirma ang pagkapanalo ni Gething, hahalinhan ito ni Mark Drakeford bilang fifth First Minister. Sa kanyang talumpati, sinabi nito ang pagbubukas ng panibagong pahina sa kasaysayan ng Wales, kung saan hindi lamang isang karangalan sa kanya ang pagiging first black leader of any country in Europe, kundi hudyat rin ito ng pagtalon ng generational dial sa bansa. Ipinanganak si Vaughan Gething noong Marso 15 taong 1974 sa Zambia, South Africa. Ang kanyang ama ay isang veterinarian na taga Wales, habang ang kanyang ina ay taga Zambia. Pagkatapos siya ay nag-aral sa University of Wales sa edad na 34, ay tinugurian siyang the youngest president of the Wales stock at unang mixed race sa gayong katungkulan. Balik sa iyo, Noel. Oh, Jeffrey, ano, gaano ba ka-qualified si Gething ano upang mamuno? Noel, highly qualified si Gething sa ganitong posisyon dahil sa murang edad pa lamang niya ay naging involved na ito sa politika. Bagay na sinang-ayunan ng kapartido nito upang siya ay endorso at suportahan. Noel. Right, maraming salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw balita ngayon! Inaasahang magbabalik ang winter sa darating na linggo sa Estados Unidos dahil sa malaking pattern shift. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw balita ngayon! Pasimula na ng spring sa Northern Hemisphere sa Martes, March 19. Subalit pagkatapos ng malaspring na temperatura ng mga nagdaang linggo, ay ang silangang bahagi ng United States ay muling babalik sa below freezing temperatures. Mula sa mataas na 70s noong Sabado, ay nagsimulang lumamig ng linggo sa Midwest bago lumipat sa South at East. At ngayong linggo ay ang malamig na hangin ay lalaganap sa karamihan ng eastern na bahagi ng bansa. Maaaring makakita ang St. Louis ng temperatura na bumaba ng 20 degrees, habang posibleng bumaba naman sa Atlanta ng hanggang 15 degrees. Magpapatuloy ang malamig na hangin papunta ng east at makararating sa mid-Atlantic,
at northeast kung saan ang New York City ay maaaring bumagsak ang temperatura mula 60s papuntang 45s. Magdudulot ang malamig na panahon ng panganib sa agrikultura sa southeast sa kabila ng muling iinit na panahon sa buong southeast sa pagtatapos ng Linggo. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Idiniklara ang state of emergency matapos ang malakas na pagsabog ng bulkan sa Lake James Peninsula. Itong humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw balita ngayon. Isa sa mga pinakamalakas na pagsabog ng bulkan ang naranasan sa Grindavik Island na nagtulak upang lumisan ang mga mamamayan nito. Ito ang pang-apat na pagkakataon mula noong Desyembre kung saan nagpakita ng aktibidad ang bulkan. Lumipat ang mga mamamayan nito sa Blue Lagoon na kilala na tourist attraction ng bansa. Ayon sa Civil Defense ng Iceland, nagsimula ang pagputok noong 20 o'clock GMT sa Hagafell at Stora Skogfell na hilaga ng Grindavik. Sa kasalukuyan, hindi pa apektado ang mga regional airports subalit ayon kay geophysicist Magnu Tumi Gudmundsson, ito ang pinakamalakas na pagsabog at maaaring umabot ang pagdaloy ng lava sa dagat. Dagdag naman ng natural disaster expert ng Norwegian Meteorological Agency na si Einar Bessie Gesson, maaaring magdulot ng pagbuo ng delikadong gases at maliliit na pagsabog kung makarating ang lava sa dagat. Sa kasalukuyan, isinara na rin ang Blue Lagoon para sa safety ng mga mamamayan. Huling nagkaroon ng volcanic activity sa Lake James Peninsula ay noong 800 years ago pa at sa ngayon, mayroon ng 7 beses na pumutok ang vulkan mula 2021. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon! Oh, ito na! Ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumate? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Roel Lubaton, dito po sa Edmonton, Canada. Almost 1 year na po hindi nakauwi ng Pilipinas. At binabati ko po yung aking mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na po yung aking asawa na si Lizelle Lubaton dyan po sa Negros City, Cady City, Negros Occidental. At yung aking mga magulang na nandyan din po, mga kapatid ko po sa Manila, dyan po sa Apalit, sa San Bali, Paranaque City, at sa Las Piñas. At yung mga kapatid sa South Korea, binabati ko po kay lahat, at mga kapatid dyan sa lokal ng San Bali, Metro Manila. At sana iingatan po tayo palagi sa ating mga paglalakbay at sa ating mga paggawa. Annyeonghaseyo! Kamsahamnida! Namiss ko agad, amigo, at abi yung snow. Ano? Ayun, at patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa darating na Lunes, March 25, 2024, 7 p.m. Philippine Time, sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago Kapitulo 2, Talatang 20. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 18 sa buwan ng Marso 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, March 18, 2024. Mula rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco.
Ito naman si Abby Valdez mula sa Dallas, Texas. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.